kailangan nyo po talaga panoorin yung Unbreakable kasi Bea and Angelica. Guys, huwag naman tayong spoiler alert. Hello po! Hi! Welcome po ulit sa aking channel. Sana po ay okay po kayo. Kamusta po kayo dyan? So, nagpulong-pulong po tayo ngayon para mag-react sa kakalabas lamang na pelikula ng Star Cinema na Unbreakable. So, ang aking reaction po ay pawang opinion po lamang. Reaction po lamang ito. Sana po ay huwag po kayong magalit sa akin. World Peace! Siyempre, unang-una po dyan, napaka-memorable po ng Unbreakable for me. Aww. Kasi nakapag-cameo po ako ng isang eksena lang naman po. Kung hindi niyo po ako napansin doon, eto po ako. Na, pag-usapan muna natin ito. Paano ko nagsasabi naman siya ng totoo? Tsaka na, pakialam na ira! Bakit parang kasalanan ko? Ikaw! Yes, ako po yun. Ako po yung nanampal kay Miss Bea lang naman po. Miss Bea Alonzo. Oh my God! Parang never ko po pinangarap na masampal ang isang Bea Alonzo. Pero dahil po binigay sa akin ang role na yon at challenging, kaya gumugo-go na po ako. Isang karangalan talaga na masabihan ni Miss Bea Alonzo ng bakit parang kasalanan ko? Hindi ko talaga lubos maisip na masasabi niya yun sa akin kasi syempre classic line yun na four sisters in a wedding tapos ako yun sinabihan ko. Congrats yun. Papalagi ko to sa IMDB ko. Wow! So, bago po tayo magpatuloy, eh, gusto ko lang po humingi ng paumanhin. I am sorry. Ulit, kay Miss Bea at sa mga fans niya, isa lang pong role po iyon. Pagkatapos po ng eksenang yun, eh, talaga namang paulit-ulit yung sorry ko kay Miss Bea. First time ko pong makatrabaho si Miss Bea at yun agad ang eksena. What a challenging role sa aking career. Nako, nakapag-ipon-ipon naman ako. So, kung mawawala ako sa industriya dahil sa pagsampal ko sa isang Miss Bea Alonzo. Huwag naman, marami pa tayong pangarap. So sana po, hindi niyo po ako ipatawag sa Senado at sana hindi niyo po abangan sa gate ang mga ninuno at pamilya ko po. Isa lamang po yung role. Ako syempre sobrang kabadong-kabado po kasi dapat hindi ako magkamali kasi kung magkamali ako pa ulit-ulit yung sampal. Hindi naman po pwede yun. Parang hindi ko nakakayanin yun. To sa buong eksenang po yun, ang lamig-lamig ko po talaga. Parang hindi ko na maramdaman yung ako. Hindi ko nakilala yung sarili ko. Question ko na kung bakit ito yung pinasok kong trabaho. Pero dahil nga po bilang isang aktor, kailangan maging professional tayo, yun ang utos ng direktor, ng script. So, syempre, ginawa po natin. And, may alalay naman at pinag-usapan na mabuti. Pumayag din po si Miss Bea. Diba, napaka-professional. Ito po, bilang isang fan na naging artista, isang karangalan po na masampal, maka-eksena ang nag-iisang Miss Bea Alonzo at masigawan ni at maka-eksena si ang nag-iisang Miss Angelica Panganiban. So, madam, buti na lang talaga hindi ako nagkamali. Kaya naman, maraming salamat sa Star Magic Workshop sa pag-train po sa akin. Oo, dun po ako natuto kung paano po yung tamang sampal, tamang emosyon. Kahit po isang eksena lang po iyon, napaka bucket list po iyon, dream come true. Feeling ko po eh nanalo po ako ng gold medal sa SEA Games. Kaya naman po maraming salamat Star Cinema, Direct Me. Kasi napapanood ko lang talaga yung mga pelikula niya dati sa Katniel. At least nakatrabaho ko si Direct Me. Thank you, Direct Me! Bye!
bait niyo po, tsaka ang galing niyo po. And of course, Ate Zen, RM ko, thank you sa pag-push. Unbreakable ay, it's a yes for me. Bias aside kasi nag-cameo ako sa pelikula. Ang ganda niya, para siyang teleserye in a movie. Pinakita sa pelikula yung lahat ng nangyari sa relationship ni Dina tsaka ni Mariel. Yung kung paano nabuo yung friendship nila hanggang sa pamilya na sila. Gusto ko po yung mabilis po yung pacing ng story. Wala siyang lull moments. Yung bawat eksena na ginawa nila at kung paano dinirect ni Direct May, maganda siya kasi bawat eksena kumoconnect siya sa susunod na eksena. Gusto ko yung na-explain talaga ng mabuti yung problema ng bawat characters. Kasi di ba minsan sa movie parang hindi mo makakapitan yung isang character kasi hindi mo naiintindihan yung journey niya. Kasi ang bilis niya ng pacing pero hindi masyadong na-explain. Pero ito sa pelikula, maiintindihan mo talaga kung saan nang gagaling yung bubog ni Mariel, yung bubog ni Dina, bubog ng character ni Richard. Kailangan nyo po talaga panoorin yung Unbreakable kasi Bea and Angelica. Yun lang yun. Yun lang yung rason. Pwedeng-pwedeng yun lang ang rason. Kasi alam natin, magaling. Credible talaga siya. At saka may mga times doon na yung pitik ng linyahan nila na ang ganda, ang bilis-bilis, pero once na sinasabi nila, ako sobrang tagus talaga. Just a simple math. Isang magaling na actress plus isang magaling na actress equals... Siyempre, magaling ng pelikula. Masasagot natin yan kahit umabsent tayo sa math subject. Kaya nga mga idol natin yan. Worth it talaga ang time natin manood sa pelikulang ito. At, huwag kayo girl. Kapag nag-e-eksena silang dalawa, walang lamangan. Kapag nag-aaway sila, may mga confrontational na scene. Siyempre, magpapakita ng galing yung Bea Alonzo. Papakita din ng galing tong Angelica Panganiban. Nag-action kayo nila pa. Pero walang lamangan. Ang ganda lang talaga ng timpla nilang dalawa. Ang ganda talaga ng chemistry nila. Guys, ano nyo ginagawa yun? Turuan nyo po ako. Gusto ko din po tumagal sa industriya. Gusto ko din po gumaling. Napakasaya ko po nung pinentok pa lang po sa akin yung storyline po during the shoot. Sabi ko po talaga, wow, friendship movie. Kasi usually po talaga ang napapanood po natin sa mainstream palaging romance. Ito naman, binigyan tayo ng star cinema ng friendship movie. Isa siyang friendship movie na makaka-relate tayo lahat kasi tayo lahat nagkaroon tayo ng kaibigan na totoo, pinaglaban tayo, na pinaglaban natin, na kaibigan na naging pamilya, pera, katampuhan natin, pinakaalitan natin, hindi natin nakausap for a long time. Pero alam mong, andun pa din yung friendship. Nagiging mas matibay pa yung friendship dahil sa lahat ng pinagdaanan yung magkakaibigan. Kahit kayo, mapapa-question kayo kung magiging okay pa ba sila sa ending. Kasi sobra ang daming nangyari, talagang it's a test of friendship, it's a test of love. I love you. Hanggang saan kakayanin ng relationship nyo ng kaibigan. Lahat yun po yun, makikita nyo po sa pelikula. Kaya after po talaga ng movie, sobrang na-appreciate ko yung friendship ko sa best friends ko, sa high school best friends ko, sa college. Sabi ko po talaga sa sarili ko, wow, buti talaga meron akong ganung kaibigan na sandalan ko. At kahit na mag-aaway kami, alam kong ako pa rin yung pipiliin niya. Magsusurvive yung friendship kasi yung friendship pa rin namin yung pipiliin niya. Sana magkaroon tayo lahat ng ganung friendship. Ay, grabe. At ako parang sabi ko, kakayanin pa ba ng relationship nila? Actually, habang nanonood ako, nire-ready ko na yung sarili ko na feeling ko hindi siya happy ending. Ayan, alamin nyo kung happy ending ba talaga. Kung napanood nyo po yung trailer niya, at kung aakalain nyo po na about siya kabit-kabit, spoiler alert! Hindi siya kabit movie, mistress movie, third party, hindi po siya ganun. Hindi ko po namamalayan na tumutulo na pala yung luha ko. Kasi parang yung linyahan kasi ang tagos. Gustong-gusto ko din yung character ni Miss Gloria Diaz. Siya din yung pa-spice doon. 2,000 years later.
At dito na nga po natatapos ang aking mahaba-habang litanya. At sana po talaga kung hindi po niyo po napapanood, sana po mapanood niyo na po at Blockbuster sa sinihan. Dalhin niyo po ang inyong mga friends, syempre, and family. Magdala ng tissue. Enjoy po kayo and sana po talaga marami kayong matutunan like me. See you sa next movie reaction natin.